Siguro New York po. New York? New York. Why? That's where we had the most fun, I think. Sa New York po. Actually kasi sa New York din po talaga, yung as in lahat po nung mga taong nanonood sa amin, lahat sila may mga glow sticks, tapos lahat sila talagang tumatayo, nakikisayo, nakikikanta. Yun po, but then ako, I guess, pinaka-favorite ko po was Glendale kasi dalawang shows po kami dun eh. Meron po kami back-to-back sa Glendale po, yan, sa Alex Theater. Mm-hmm. Tapos parehas po nung show, ng shows na yon puno po parehas. So, anong na-discover niyo si Chakisa? May bago ba kang discoveries? Wala? Wala pa. Wala. Wala kayong pareho. Yeah. Si James lang. Pero may mga, ano, napansin ko dun sa book, may mga sexy poses si Nadine. May konting sexy-sexy ron, di ba? So, may legs-legs ka ron, di ba? Ay, yeah, sa show po. Kasi yung damit ko. Sa show po, na yun, sa damit niya. Sa shorts naman po, and then high boots po, thigh-high na boots. Oo. Pero sabi ni, ikaw, papayagan mo mag-post to, na sexy? James? Actually, wala ka sa shoot na yun, so. It's all to Nadine. Hindi niya alam. Ano shoot? At your house. Ah, sa book? Okay, sorry po. Dinig ko kasi show. Wait lang. Yeah, oh, wala ka pa sa sarili. Well, opo, galing po kasi kami sa kabilang schedule. Pasensya na mo. Oh, but sige. Anyway, yeah, sa book po. Meron. Oh, diba? Meron, diba? Meron. Well, maganda naman po yung concept kasi. So, okay lang. And para naman sa book naman po, exclusive naman po for the fans. So, okay lang po. Okay na wala si James. Nagalit ka ba nun, James? Nagalit? No. So, ano naman ang feeling mo nung nakita mo yan? Maganda naman yung photos, so... it all worked out really well, so... I'm okay. Why? Sabi mo selfish ka. Meron nabasa ako selfish ka. Kaya mo i-share yung kasexyan ni Nadine sa iba, sa public. Wait, that makes me selfish? Yeah, sabi mo. Kino-quote kaya ng selfish ka. Gusto mo sarili mo lang yung kasexyan ni Nadine? Well, it's really up to her, I guess. Papayagan mo siya. If it makes her happy. You. Ikaw nga. If she's happy, I'm happy, so... Ah, oh, ikaw. Payag ka, ikaw. Hindi pa po ready for that. Hindi pa. Po. So, after this, ano-ano pa mga projects na abangan ng mga fans? After the book, after the concert, what's next? Well, yes, we have a teleserye po coming. Natong susunod na mga months po siya ipapalabas. Of course, with Dreamscape, directed po by Director Ned. Okay. Yes. Movie. Pelikula. Movie. Sabi po, but then hindi ko po kasi napag-uusapan yung tungkol sa movie. So, also directed by Tanet Panawi. Okay, yes. Thank you and good luck. Thank you po. Congrats na rin to thank my favorite po love team. Thank you. For real. For real. Hindi R-E-E-R-E-A, ha? Thank you, Junardo. Our next question will come from Rose Garcia. Hello. James and Nadine, bakit kayo nag-decide to write a tell-all? Ano nakapagpa-convincing? Actually, the idea was... No, at the Irish. I don't know. Pero yun nga po, parang napag-usapan lang po namin, what if, ano kaya, what if gawa ng book? Well, the concept, yung concept po, I guess. But anyway, yun po, parang gusto lang din po namin mas maging close sa amin yung mga fans, tapos mas makilala po kami. Tawag yung congrats kasi hindi pa man nilo-launch yung book nyo, naka-sold out na ng more than 100,000, di ba, na copies. So, parang may clamor na yata agad na for book 2. Willing ba kayo to have a book 2 agad nitong Team Real? Wait lang pa. Well, of
course. Syempre po, kasi at least dito, mas marami pa po kaming maibabahagi sa mga fans namin. Mas marami pa po kaming may kukwento sa kanila. Pero for now, let's focus po muna sa Team Real. Kasi ito po talaga-talagang lahat po, well, halos lahat po talaga sinabi po namin dito sa book na to. Na-curious lang ako kay James. Mahilig ka pala sa mga multo. Tama ba? Bakit? Sa mga ghost? No, actually yung sinabi ko sa book, I'm insensitive sa mga ganyan, ghosts. Like, I don't believe in ghosts. No, not at all. Even though people tell me in my house is haunted, but I don't. I'm insensitive to it. That's tough. Pwede mo magkwento kayo ng konti dun sa, siyempre sa naging world tour nyo, ano yung mga naging experience nyo? Sa interview nyo sa Teen Vogue magazine, pwede bang magkwento kayo ng konti? Yeah, we were very surprised to hear that Teen Vogue wanted an interview with us. It was mainly about Teen Vogue. About our relationship and how it came to be. And of course, sa tour naman po, syempre, kahit marami po kaming shows, 14 shows, kahit 14 shows po kami doon, masaya po and all, but then meron din naman po kaming parang vacation on the side, may mga day off din po kami doon na medyo mahaba din po, so lalo na po like yung sa New York, sobrang nakapaglibot po kaming lahat doon. Sa Canada, nakapag-ikot din po kami. Kailan kayo mag-start ng yung bago niyong teleserye? September po, I think. Mag-start. September pa? Ang start ng taping? Ay, di po yung start po mismo. Ng airing? Yes. Okay. Oh, yun. Thank you. Congrats. Thank you, ate. Okay ka na, ate? And nasusunod na magtatanong si Diana Ventura. Hi. Obviously, both your lives have changed a lot with your fame and success. I'd just like to know, how are you using this fame and success to influence your fans in a positive way? I guess a lot of our fans look up to us like role models. Sorry? Our fans look up to us as role models. So, I mean, I don't know, I guess we just try to be good role models by through our behavior. So, and how do you give back to the fans? Well, kami po yung nagiging inspiration nila kasi most of them, especially yung mga nag-aaral pa, nagtatagpo sa amin ng mga yung card nila, yung ng grades po nila, lahat sila matataas, and then palagi pong yung caption is thank you kasi kayo yung inspiration, kaming dalawa nga po kasi kayo yung inspiration ko, kaya naging mataas yung grades ko, kaya gusto kong mag-aral ng mabuti, ganun po. And then yung mga achievements nila, yun po, so nakakatuwa kasi ginagawa po nila kami hindi lang role models but inspirations as well. Yes, pero specifically like with this book, what are the things about this book that you shared about your lives that you think would affect your fans in a positive way? When you bared everything you said in this book, your lives, your thoughts, ganyan. Mm-hmm. So what is it about you do you think that makes people inspired? Yeah. Well, in this book po kasi, sa beauty po, sa, I think, anong chapter yun? Basta sa chapter po ng beauty tips, meron po ako doong sinabi na, yun nga po, na karamihan po nung mga nakabasa na ng libro na nagsasabi na, yun nga, na parang ganun pala. Kasi feeling po kasi nila, parang our lives are perfect, parang ganun. So, in that chapter, lahat po as in sinabi ko, lahat ng mga naging issues ko, at home, personal issues, ganun na parang sinabi ko po doon na yung mga challenges na yun, hindi ako pinigilan para maabot yung dreams ko and all that. Yun, yung mga ganun po. Pero hindi ko na po ikukwento lahat. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Sir Pablo, tarima na sa question.
Yeah. Anong part ng life niyo, Jameson, na din ang nasa libro niyan? At so far, anong naging epekto nito sa mga sa following ninyo? Sorry po, ano po ulit? Anong aspects ng life niya nasa libro niya? At ito ba reflection ng life niya ngayon? Yung nasa libro? It is reflection of our lives now. Also, the past, the struggles we've been through. Also, our thoughts on life in general, like on what it really means to be beautiful. Also, on about on money. A lot of different ideas. Yeah, thank you. Sa karanasan niyo so far, I was wondering, paano kayo nagko-cope sa over-popularity? Is it difficult leading a very popular life? How are you coping so far? I mean, I guess we are coping. This is what we wanted. We wanted this success, and we do owe a lot of it to our fans, and we do this for them. Like this book, it's really for them. It's really for them to get to know us better. Yeah, Nadine, what do you think is the best way to cope with popularity? The best way to cope with ano na lang po, for me, I think of the fans na lang po. I think of all the little girls who look up to me, everyone na ginagawa po talaga kaming role model. And then ako parang iniisip ko na lang na, yun nga, parang I want to be an inspiration to them. So we're always careful with what we do, sa lahat po ng sinasabi namin. May sequel pa ba itong librong to? Tignan po natin. Anong possible aspects ng life susunod na libro? Wala pa sa planning. Tignan po natin. Sige, thank you. Thank you po. Thank you, Sir Pablo. Our next question will come from the dean, of course, Ethel Ramos. Ang una kong tanong from James. James, since dumating kami dito, ang book, yung book niyo, yung page 57, tinignan na ng Mr. Tariman. Ingit na ingit siya sa abs mo. Do you think paano niya yung mga suggestion mo, now you are able to acquire your abs? Definitely, yes. That's exactly how it is. What's his age? Anything's possible. With hard work and determination. But yes, definitely the tips I gave will definitely help you get those apps. Kanina niya kasinitignan. Pero yung gusto kong malaman, seriously, isa tayo, doon sa kinita ng librong ito, how much ang percentage ninyong dalawa? I don't know. I think that's... Kasi, lalo na sabi nga ni Rose, naka 100,000 copies na kayong naipagbili. 18 times na namin yan sa 295. Ako pwede sigurong sagutin ni Ian. Ano yun, Tita Eta? Kung magkano ang... Sorry? Birth royalty? Tanong natin ang mga... Kagabi ba? Hindi ko yun masasagot kay Tita Ethel. Si Miss Veronique siguro. Incidental daw, Tita Ethel, siyempre. Sabi ni Veronique. Okay na lang. Okay na. May follow-up siya. For the two of you, palagay niyo, what makes your lab team different from the other lab team? Except na dito sa lab team nyo, nauna ang pangalan ni James, Jadine,
Yung iba, sina Katniel at saka sina Lisken ay nauna ang mga pangalan ng babae. And why would you say na you are the most popular these days? How can we say we're the most popular? Are we the most popular? Well, I guess that's up to the people. That's up to the people to decide. I can't say we're the best or we're better, but I can say we try our best. Yeah, thank you. Ang galing-galing na ni James sumagot. Basta pa sa amin, you're the best. Okay, you're the thank hottest. You. Next question natin, Laika, Lia Bukas. Patanong ako, aren't you afraid of losing privacy by releasing this kind of book, the two of you? Losing privacy? Yeah. Sa book? Hindi daw ba kayo takot mawala yung privacy by releasing such a book, tell all book? Actually, as of now, I mean, even before the book, wala naman kaming privacy, so... I guess this is really, you know, some juicy details and where we, what do you call it? We really expound on the love story. There's a chapter eight. Yeah, that's, we go into details about the love story that we've never told. Even I've never heard until I read it from Nadine's mouth. Kung sakasakaling hindi maging maganda ang ending ng inyong relasyon, magiging isasama pa rin ba kaya yun sa book o gagawan pa rin ng libro? O hindi na definite? Parang hirap na ako ng... But, syempre, kung hindi maganda yung naging ending, di ba? Parang... Gusto bang basahin ng tao yun? Pwede. Well, oo nga naman. Pero, wag na po siguro. Jun, baka meron pa. Sabi ni Jun, makakatnil ka yata. Joke lang. Si Rachel, that's a question. Thank you. Hi, James and Nadine. Siguro, reaction lang from James dun sa sinabi ni Nadine sa book na she first realized na she has feelings for you nung nirecline mo yung chair niya habang natutulog siya sa isang tipik ninyo on the... Ano yung reaction mo dun? Actually, nagulat ako dun kasi ayaw ko always ask Nadine. Like, you had a crush on me before, right? And she goes, no, never. And I was like, I don't believe you. And she says, I never had a crush on you. Never, ever, never, never, never. And then she put it in the book. So I was shocked. I was surprised. And I was right. So, ikaw ba, Nadine, may ganun ka ba? Conscious effort na parang, nako, huwag kang masyado, magkape ka naman, James, para huwag kang masyadong feeling para hindi siya, hindi niya ma-feel na meron ka na pa ng growing feeling sa kanya before. Sorry. For Nadine naman, sinasadya mo ba yun na magpanggap na, kunwari, wala kang feelings para hindi mahalata ni James? Well, for me, mahirap po kasi yung ganun eh. So, kung anong nararamdaman mo, parang ako po, nilalabas ko lang. Ang hirap magpigil eh. Mas obvious po pag nagpipigil ako. Promise. Pero ito, ganun ka talaga na parang yung mga typical girls, yung mga the little things that make you fall for you. Opo, yeah. It's always the little things. Tapos siguro, ano din, question about kay Nadine ulit. Ano namang feeling mo dun sa sinabi ni James na it was the friction or the tension between the two of you that made him realize na, ay, mahal ko pala talaga to si Nadine and hindi lang friendship yung gusto ko. Well, I think it's true kasi kung hindi naman po kami talaga yung night po, yung nung premiere night naman po yun, kung hindi naman po nangyari yun, I mean, wala. Hindi ko rin marirealize. So, I guess, yeah, tama po. What was your reaction? How do you feel, James, that kailangan pang magkaroon ng ganun na friction for you guys to realize your feelings?
Love works in mysterious ways. I never would have, it was, at the start, I never would have imagined that this would happen. And yeah, sometimes that's just how it works. Okay. You don't get to choose who you love. It just happens. And then, siguro now that you've been together to a lot of places, so you've had more time to bond, siguro can you describe na lang kung ano yung status ng relationship ninyo ngayon? Like, how close you are now or how open to each other? Well, before anything else, best friend ko siya. So, I mean, yeah, we still act like, you know, friends, except, of course, we're in love. Did you hear that? He's now off. How about next? Well, yeah, same, kasi matagal naman nga din po kaming friends. So parang, you know, we still actually with each other, nagjo-jokes and all that, mga corny na jokes, play computer games, like what normal friends would do. Same-same pa rin naman po. Thank you. Thank you. Thank you, Rachel. Oo, pagod pa sila, no? Ngarag na ngarag pa yung dalawa na yan. Kailan ba kayo dumating? Kailan kayo dumating, darling? 16 po. 16. Pero syempre, sa tenor nila, pagod ang Philippines pa sila, misis. Kaya na huwag maasim, ano ka ba? Anyone else has a question? Kasi kung wala na po, si Janice pala. Oh, si Janice na bida daw magtatanong pa. Good afternoon sa inyo. Kasi dito sa book, may interesting na sagot mula sa inyo. Pipili lang ako ng tatlo, tapos gusto kong marinig yung side naman ng bawat isa. Hindi kung ano yung binabatong bash, pambabasya inyo, kung hindi yung pagtatanggol ng bawat isa. Like for example, si James, tatanungin kita kasi meron dito sabi, di sila bagay ni James. Ang sagot ni Nadine is, kayo ba bagay? Anong sagot mo doon, James? I don't know. Because actually, I didn't want to do that part of the book. Answer hindi kayong sumagot nito? No, I did. But I didn't want to. Because in real life, I would never answer to bashers. But that was for the sake of, you know, just hearing what's in my head. So ano nga, ano, paano mo, pag kung ikaw ang tatanungin, pag sinabing hindi kayo bagay ni Nadine, o sige, balita rin natin, paano mo sasagutin? You don't know what you're talking about? Dead ma lang? Yeah. Ang serious ni James. Tapos meron pa dito, sabi, pangit ng nose ni Nadine, ang laki ng panga niya. Sagot ni Nadine, I love myself. Anong sasabihin mo for Nadine? I love herself too. Yun lang. Because I really don't care about that stuff. Pero James, how do you feel kapag si Nadine yung nababash? I mean, it happens to all celebrities. There's nothing you can do about it. So, do you get hurt? Do you get affected? No. Mm-hmm. So, wala lang. NR. Yeah. Okay na yung dalawa kasi ayaw yung sagutin. Hindi lang pala siya affected. Kay Nadine na lang. Pag sinasabing ano, may sex scandal yung si James. Anong reaction mo? Parang alam ko naman po lahat, wala naman po. Sure ka? No, but really, tatawanan ko na lang din po yan. Yung isa pa, hindi naman mahal ni James si Nadine. Di bakit niya alam? Siya ba si James? Ng basher sa mic mo.
Pero guys, sa dami ng pinagsamahan nyo sa mga tours nyo, kayo ba yung mood nyo sa isa't isa? Paano nyo na-a-adjust? May mga, of course, may mga days na pagkulang sa tulog, medyo irritated ka, di ba? Paano kayo nag-a-adjust sa mood swings ng isa't isa? Actually, dati pa sanay na kami sa mood swings and like even for 2 years now, especially during like makeup, that time, yeah, every day. Until now, meron pa rin po kaming parang time. Me time. Like, me, yeah, time. Me time. Parang ganun na hiwalay po kami. Kahit magkasama po kami, like sa shoot po, pag ano, pag makeup, kanya hindi kami nag-uusap, ganun, or pag naka-standby lang. Parang ano naman po kasi yun eh. I mean, kailangan po talaga parang hindi kayo magkasawaan, ganun. So really during like hair and makeup, we'll be in our own worlds. Music, whatever. And then when we're finished, then we get back together. The day starts after hair and makeup. Pero wala kayong time na nagkukwentuhan kung halimbawa tapos na kayong mag-makeup. Wala kayong time na nagkukwentuhan? Meron po. Like even on the set, kukwentuhan po. Standby. At least, hindi pa maganda yung ganyan, hindi kayo, yeah, magkakasawaan agad. Meron naman pong time na magkasama kami, pero meron din po talagang time sa me time. Ganun. Okay. Yung last question ko, kasi a few days ago may lumabas na, di ba, nag-book launching kayo last Sunday. May lumabas na sobrang higpit ng security dahil may death threat daw sa inyong dalawa. Naniniwala kayo na may mga taong nagbabanta sa buhay nyo? I mean, pwede. Hindi naman po masamang maging safe. Hindi naman po masamang, I mean, maghigpit yung security. So, nung narinig niyo yan, anong precautions yung mga ginawa niyo? I didn't know. Ah, hindi niyo alam. Ngayon niyo lang nalaman. Yes. O, so ngayong alam niyo na, anong gagawin niyo pa? Para magda-double ba ng security? I don't... No, not really. May mga bantay na ba? Kasi si Nadine, di ba, hindi ka sanay na may PA. So ngayon ba may security na? Well, I mean, nandiyan naman po yung mga RMs namin all the time. Ingat na lang po siguro. I mean, maging extra careful na lang po. Mm-hmm. And may do's and don'ts ba na bawal mo nang gumimik? Di ba? Yung bawal mo na lumabas? Bawal pumunta sa mall? Well, now that I know, I guess, yeah. Just be extra careful who you're with, I guess. Pero matagal-tagal na rin hindi ka gumigimik, James. I do every now and then. Kasi parang wala nang lumalabas. Good boy ka na ngayon, no? Was I a bad boy? Hindi, I mean, yung medyo ano ka na, hindi ka na masyadong gimikero. Yeah, no, that's true. Especially since we've been so busy. So I needed to stay healthy because I was getting really sick. Yeah. So last na lang, bonus question na lang ha. Para sa sino nakaisip ng title na Team Real? Actually, we were given choices. Team Real. Forget the other choices, you remember? Pero maraming akong choices. We chose Team Real. So kayo, yung final decision, nasa, yes, Team Real. Yeah. Kasi baka lang magkaroon ng intriga na yung word kasi na Team Real, baka sabihin, parang pinamumukha nyo sa iba na hindi sila real. Ay, parang wala namang ganon, ate. Basta sila ay real, hindi real. Okay. I think because before, the fans would say, it's just real, it's just for real, R-E-E-L. So that was really just pertaining to us. We weren't really talking about anyone else. Tama. It was really for the fans. Okay. Oh, Junardo, Team Real ulit.
Hindi kasi may medyo relax na si James kanina, hindi pa masyadong relax eh. So, tanong ko na lang, Nadine, na-overcome mo na ba yung pagiging silosa mo? Kasi ang gwapo ng boyfriend mo. Well, hindi niya naman po kasi pinaparamdam sa akin yun. Ha? So, I mean, hindi ko naman po nararamdaman. So, wala kang... Kasi so, wala. So, hindi ka nagsiselos na. Ikaw, James. Siloso ka ba? Nagsiselos ka pa? Ayaw mo siya magpa-sexy? O, ayaw mo bang ibang makakita? Ikaw, naguhubad ka? Well, I'm... When it comes to the sexy thing, I'm just joking. Sometimes. Sometimes joking? Like, other times, totoo. kailan ka nagbibiro? Kailan ka totoo? Sorry? When are you joking? I'm joking all the time until it really happens. Okay. Then I'll be serious. Kasi, hindi, dun sa book, nabasa ko na mahilig kang sa swimming pool. Mm-hmm. Anong meron sa pool at paborito mo yun? I don't know. I grew up with the swimming pool. Yes. I learned to swim when I was 2-3 years old. Yeah. Mm. So, so yung bahay it's just a must have. Nasubukan mo naman mag lumangoy ng hubad-hubad, James, na wala nakakakita sa pool mo. Oh. Have I? If I did, I don't remember. Memorable dapat yun, di ba? O, kasi ngilin mo sa pool dito sa libro, ganun ka, nakatihaya ka, parang ang exhibition is kulang na lang. Para ba? Ano? Nasasya ka ba? I don't get it. I don't get it. Hindi niyo po naintindihan. Inglesin mo nga iyan, di ba? Thank you, Jun Nardo. Medyo exhibitionist, Nardo. Hello, exhibitionist. Si Nadine, may only question. Number one na ba talaga sa FHM o wala pang figure na official? Hindi ko na po alam. Pagbalik ko po, wala na po akong update. Ah, wala pang ako. Last siyang update, boy, about the FHM. Kung maging number one ka daw, just in case, reaction. Narampa ka daw ba? Tanong natin si Ms. Veronique. Siyempre, nakatingin si Nadine kaya. May mga limitation kami and our so she cannot kung sakali lang po from Veronique herself kung sakali mag number one sa FHM just in case hindi siya pwedeng rumampa kasi may mga limitations doon sa mga endorsements so ayun klaro po yun ha pwede niya na isulat dahil direkta kayo Mr. Veronique galing doon. So any more questions? Kung wala na po, going, magpasalamat na tayo, mga darling, sa ating mga kaibigan from the press. And invite them to buy Team Real book. Yeah, yes, please buy Team Real. It's available at National Bookstore and Power Books. So thank you for coming. Thank you for the questions. Yes, thank you po for coming. Maraming salamat po for supporting Team Real. Sana po, supportahan niyo po, and sana po ma-enjoy niyo po. Thank you. Thank you. On behalf of Viva, BSR Books, BSJ Books, maraming salamat po sa ating mga kaibigan from the media. Ngayon, pwede na...